Oh, so ito guys, showbiz news naman tayo ah. Oh, kahapon po kasi ay laman ng mga balita yung pagbisita ni Vice Governor Mark Leviste dito kay Miss Chris Aquino sa Amerika, okay? So birthday ni Chris, tapos Valentine's Day. So lumakas tuloy yung ugong-ugong sa mga showbiz vlog, sa mga talk shows na merong nabubuong relasyon dun sa dalawa, okay? At napaka-sweet pa nung palitan nila sa Instagram, di ba? Sabi ni Vice Gov Mark, made it just in time for your birthday and Valentine's Day. It might have taken more than 7,000 miles to be with you, but I wouldn't have it any other way. Although we have been apart, now that we are together fills my heart. Oh, if it is for this reason, my love and my dear, you will always and forever feel near. Oh, so napakaganda ng mensahe nitong si Vice Gov Mark. Kaso, ito na nag-comment si Miss Chris. Why would you have to do that, Miss Chris? Man down. Na friend zone ata itong si Vice Gov Mark. Okay, so sabi ni Miss Chris, "May we clarify, together physically in the same place. I appreciate all your effort through the years, but please clarify that we agreed the best foundation for any and all relationships is friendship. I know I state with 100% accuracy, you're my best male friend." Aray! Why, Miss Chris? Bakit? Ang sakit. Medyo man down. I feel for our kay Katukayo, kay Vice Gov. Ang tingin sa kanya ni Chris sa ngayon ay best male friend. Well, in fairness naman. Kung ako man ay nagpapagaling sa isang sakit na medyo malubha, diba, ayoko din naman mag-isip ng love life. Siyempre, mas uunahin ko yung mga anak ko and magpagaling muna bago ko pumasok sa isang relasyon na baka magbigay lang din ng sakit ng ulo. O, pero ayun nga, medyo public naman yung pagka-friend zone nitong si Miss Chris kay Mark Leviste. Nag post din naman siya nun sa ano niya na merong parang distance ek na kung ano-ano. Oh, pero anyway, malay natin itong friendship ay simula to something more in the future, lalo na pag gumaling na si Miss Chris, di ba? At sa akin lang, kung talagang mahal mo yung isang tao, o kahit ma-friendzone ka, kahit ano yung maano sa'yo, kung mahal mo, paglalaban mo at ipapatunayan mo na talagang mahal mo through thick and thin. Okay, ito mahirap yung pinagdadaanan ni Miss Chris. Delikado yung kanyang buhay, pero nandiyan pa rin si Mark Leviste. Hopefully, who knows, 'di ba, in the future baka ma-develop ito pag magaling na si Miss Chris at mas may oras na siya para sa love life, 'di ba? Baka doon na ma-develop itong si Mark at si Chris. Ayun. Ako, I've been vocal na si Miss Chris ay I admire her. 'Di ba? Kahit magkaiba kami ng politika, parati kong sinasabi nasa kampo nila siya ang may pinakamatalino. Doon sa kanila lahat, doon siya ang may pinakamay utak, 'di ba? Kaso pagdating sa love life, doon siya medyo sumasablay. Okay? Pero hopefully this time natuto na siya, alam na niya. At mas magiging matalino na siya pagdating sa kanyang love life, lalo na pag ganyan na syempre you are faced with a situation na maari mong ikapanaw, di ba? So hopefully po maayos po lahat. So thank you very much po, see you po sa next video po natin. Bye-bye.